Umaasa ang Public Attorney's Office upaw na mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng mga naturukan ng dengvaxia vaccine. Ayon kay PAU Chief Attorney Persida Acosta, submitted na for resolution ang 9 na kasong nauna nilang isinampa sa October 30. Sa ngayon, aabot aniya sa 17 criminal cases na may counterpart pa ng civil cases ang naisampa sa Department of Justice na may kaugnayan sa dengvaxia. Sinabi ni Acosta, madaragdagan pa ang mga civil cases dahil madaragdagan pa ang mga magulang na lumalapit sa kanila para ipa-autopsy ang mga anak na naturukan ng anti-dengue vaccine. Samantala, wala pa rin desisyon ang Korte Suprema sa kanilang kahilingan na lumikha na special court na tutukoy sa mga kasong may kinalaman sa dengvaxia. 17 pa lang na-file natin criminal cases eh. Yung mga taga-Bicol, taga-Bicol, hindi pa natin nasasampa. At yung kaso ng doktor na namatay na si Dr. Kendrick Gotong na taga-Pangasinan at yung polis, hindi pa nasasampa. At marami pang schedule tayo na exhumation dahil yung mga magulang hindi alam kung saan tatakbo nung mamatay ang mga anak. Ngayon lang yung nalaman na tumutulong po tayo.